Hello mga kahugot at hello mga kabulto at narito na naman tayo para magbigay sa inyo ng linaw about dun sa lumabas na IRR. At ang tanong, kailan ba talaga dapat ibigay itong ating 60-day grace period? Yan ang alamin natin ngayong araw, kaya huwag kayong aalis at pag-aaralan natin yang mabuti. 1, 2, 3, let's go! Maraming salamat sa inyo mga kabulto at ipinagpatuloy mang panunood sa ating channel. Kung hindi ka pa nga pala subscribe, ay mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated. Ngayon, ang tanong ng marami, kailan ba dapat ibigay yung ating 60-day grace period? September ba? October? November? O December? Kung ang susundin natin ay ang batas at ang effectivity ng ating 60-day grace period, kasama na ang IRR, ay dapat September ay atin na yang makuha. Pero dahil lahat sa atin ay nakapagbayad na sa buwan ng September, ang pwedeng mangyari mga kasama ay pwede natin yang i-refund. Kaya ang sabi ko nga sa inyo sa mga nauna kong vlog na posible itong ating September refund. Lalo na may mga vlogger na nagsasabi na October daw talaga yan makukuha kasi nirimit na daw sa DepEd o yung iba nakapagbayad na, kaya dapat October yan ma-avail. At meron din nagsasabi na hindi posible ang September refund dahil ngayon ay October na. Ngayon, ang sagot ko naman dyan, kahit po ngayon ay October na, pwede pa rin po natin yung tawaging September refund. Kasi yung ating 60-day grace period ay nakalaan talaga sa buwan ng September. Kaya hindi ibig sabihin October na ngayon, hindi posible yung September refund. Bakit? Tingnan nyo itong ating March refund ng GSIS, di ba? Anong tawag natin? Di ba March refund pa rin? Kasi nga nakalaan yan para sa buwan ng March. Ngayon mga kasama, bakit natin pinaninindiganan na talagang September yan? Dahil mga kasama, kakampi natin ang batas. At no one is above the law. Kung ano ang nasa batas, yun ang dapat nasundin. Ngayon mga kasama, meron tayong mga bashers na hindi naniniwala sa atin. Okay lang yun na hindi maniwala sa atin. Pero kung memo na ng BSP ang nagsasabi na September ang effectivity, dapat ba kayo maniwala o hindi? So, dapat tayong maniwala kasi yan ay memo. Ano bang nakalagay dun sa memo ng BSP? Ang nakalagay sa memo ng BSP ay September 15 ang effectivity. At dapat yang pasimulan ng mga bangko at lahat ng lending institutions, financing institutions ng mabilisan o kaagad, dahil meron tayo diyang term na immediately. At mga kasama, idagdag ko na rin, hindi pwedeng ikatwira ng mga bangko, ng mga financing institutions, lending institutions, na hassle kasi sa amin dahil naibigay na sa amin yung bayad. Kaya mag-i-start na lang kami ng October. Ops, hindi yung katwiran, kaya nga naglabas agad ng memo ang BSP para hindi na sila kumolekta ng ating bayad. Pero dahil kumolekta sila, so karapatan natin na yan ay bawiin. Dahil ang effectivity nga ng ating 60-day grace period ay September. Ngayon, meron talagang hindi naniniwala dun sa memo. Di tanongin na lang natin yung ating governor ng BSP na si Sir Benjamin Jokno. Ano bang masasabi niya dito sa ating grace period? Kailan ba talaga? September o October? Ito, panoorin ninyo. So I guess everybody's wondering, when is this two-month reprieve going to start? I think it has started because the Bayanihan laws, mm-hmm. far as I know, is self-executory.
But given that there are lots of inquiries, so I decided to issue that memo last Friday. So, Gov, for example, I have a loan and I'm supposed to pay, you know, the monthly next week. That's not going to be done anymore because of this moratorium, correct? Yeah, that's covered by this Bayanihan 2 Act. Hmm. Yes. Okay. Yeah, that's covered by this Bayanihan 2 Act. Hmm. Yes. Okay. Oh, ayan mga kasama, maliwanag pa sa sikat ng araw. Dapat ay September. Oh, nako, alam ko hindi na naman kayo naniniwala. Oh, sige. Tanungin naman natin yung BSP Acting Deputy Director. Ano ba dapat ang dapat sundin ng mga bangko at ano ang pwede nating i-demand sa kanila? Ito mga kabulto ha, panoorin nating mabuti at huwag kayong kukurap. So patanong, dumating yung bill ko, ang sinasabi ba ng BSP, hindi ko babayaran kahit nakalagay doon, please pay on or before September 28. Kasi yung mga bangko nga, hindi naman nila ini-inform ang kanilang mga kliyente na meron palang ganito dahil wala daw silang guidelines from the Banco Central. Mm-hmm. Yun, basta yung kung nakita nyo, alam nyo naman po na ang kasama sa September 28 ay mga lumang transactions nyo po to prior to September 15. Pasok po yan sa grace period. So, ang sinasabi natin, yung meron po kasing mga nagbayad na, di ba? Kasi nga, hindi naglabas ang bangko, mga bangko ng guidelines, may mga iba, nagbayad na. Ang sinasabi ng Banko Sentral, dapat sabihan ng bangko ang mga kliyente nila. Itanong nila kung pwede bang sa next na lang na round, i-apply ko niya sa mga bank loans po, sir. Let's say na bawas na sa inyo yung September 20 nyo na payment. Ang sinasabi, dapat sabihin ng bangko sa'yo, yung sa October na lang natin i-apply yung mandatory grace period. Ang client ang may karapatang magsabi, hindi, gusto kong bawiin yung nabayad ko nung September 28. Ang client ang may karapatang magsabi, hindi, gusto kong bawiin yung nabayad ko nung September 28. Pwede po yung kumbaga i-reverse yung payment kung nakapagbayad na po kayo nung September 20, for instance. Kasi effective na po yung batas, kahit po walang nilabas na IRR ang BSP, effective na po talaga siya as of September 15. Oh, ayan mga kasama, maliwanag pa sa ilaw ng bumbilya namin dito sa bahay. Ano, kita nyo naman ha, malinaw na dapat yan ay ibalik sa atin kung mag-demand tayo na ibalik dahil effectivity ay September. At katulad ng dati, ano, hindi na naman naniwala dun sa ating acting deputy director, hindi na naniwala sa amin, hindi naniwala sa memo, hindi naniwala kay Gov Benjamin Jokno. Ang hinihintay kasi nila dito ay yung IRR. Eh ngayon, lumabas na yung IRR. Ano kaya? Maniwala pa kaya itong mga ito? So ano ba yung sinasabi sa IRR? O ito, basahin natin. Section 5.01. Relief for loans. Borrowers whose loan, S with principal and or interest, including amortizations, falling due between September 15, 2020 and December 31, 2020 shall be entitled to a one-time 60-day grace period without incurring interest on interests, penalties, fees, or other charges. The implementation of the mandatory one-time 60-day grace period will effectively extend the maturity of the said loan. In cases where the borrowers would signify the implementation of the mandatory one-time grace period for the payment received by the BSFI shall return the payment received to the borrower without charging interest on interests, penalties, fees and charges, said the BSP. Ibig sabihin mga kasama, pwedeng ibalik sa atin ang ating ibinayad noong September kung gugustuhin natin. Dahil September naman talaga ang effectivity ng ating 60-day grace period. O ayan mga kasama, maliwanag pa sa sikat ng buwan ang ating nabasa. Ano? Dapat ay September. Ano? Dapat ay September. Eh, Dr. Hugot, pwede ba ng October? Pwede kung papayag ka na ibigay sa'yo
ng October. Pero kung hindi ka payag, hindi ka pwedeng pilitin o pasunodin sa kanilang gusto. Pero Hugot, bakit hindi po sila sumusunod sa kung anong nakalagay sa batas? Dalawa lang kasi yan eh. Kaya hindi sila sumusunod. Una, dahil akala nila hindi nyo alam ang batas. At pangalawa, akala nila pwede nila kayong pasunurin sa kanilang gusto. Ngayon, dahil narito ang inyong lingkod at narito ang ating channel, ay binubuksan namin ang inyong isip na kung kailangan nyo na ang pera, ay pwede kayong mag-demand na makuha ang inyong pera sa private lending institutions na inyong pinagkakautangan. Eh, Dok, bakit po ang GSIS ay November-December? Yan ang hindi pa natin malaman kung bakit nila ginawang ganyan. Dahil ang Pag-ibig ay immediately nag-comply sa panawagan ng gobyerno. Sa aking teorya o churi, kaya hindi nila sinimulan itong 60-day grace period ng September, October, ay dahil meron sila ngayong bagong programa, yung tinatawag na MPL o Multi-Purpose Loan. Meron nga pala akong napanood na video nila ni Ma'am Malubay na kaya daw nila gagawing November-December dahil gusto nila maging masaya ang Pasko ng mga guro. Maliban dun sa nasa Bayanihan 2 na 2 months, October-November yun, ano? Tama ba? October-November, pero sa amin po papatupad po natin ng November-December para po magandang kapaskuhan po na ating mga pagbiyado sa gobyerno. Opo. Kung talagang gusto nilang maging masaya ang ating Pasko, ibigay muna yung ating March refund dahil marami pa ang hindi nakakakuha ng March refund. Mga kabulto at mga kahugot, paalala ko lang sa inyo, tiyakin po natin na kayo ay eligible sa 60-day grace period. Baka sugudin nyo na yung mga bangko at mga PLIs at mag-demand kayo ng 60-day grace period, pero yun pala, hindi naman pala kayo eligible. So para malaman nyo kung kayo eligible sa 60-day grace period, ay meron na tayong video nyan. Tingnan nyo na lang sa description sa ibaba para malaman nyo kung ikaw ay eligible o hindi. So ayun mga kasama, sana kayo ay naliwanagan na naman sa ating topic ngayong araw. Tandaan po natin, September talaga yung ating grace period. September po talaga yan. Kahit pagbalik-balik na rin pa tayo, September po dapat yan maibigay sa inyo. Maliban na lamang nga kung gusto ninyo na yan ay ibigay sa inyo ng October. Mga kasama, huwag niyo mang kalimutang isubscribe ang aking channel at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated at paabutin natin syempre itong ating channel ng 30,000 subscribers. Kaya ipagkalat nyo na itong ating video, itong ating channel para marami din ang makinabang. At kung meron ka pang gustong mapanood na video na patungkol dito sa ating 60-day grace period, ay i-check mo lamang sa description sa ibaba para makita mo yung mga related videos na about sa ating 60-day grace period.